dapat na bang ipadala ang ating large patrol boat doon kapalit ng BRP Malapascua at BRP Malabrigo na ginawang laruan ng Chinese Coast Guard sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea? Bakit ba maliit na barko ang ating pinapadala? Lahat yan sasagutin natin pagkatapos mong mag-subscribe, like, and share sa video na ito. Gaano kalaki ang Chinese Coast Guard Ship 5201 ang nagmaliit at nagharang sa ating barkong BRP Malapascua at BRP Malabrigo? Ito ay may habang 103 meters at 14 meters wide at may call sign na test na para na itong kalaki ng ating frigate na BRP Jose Rizal at Antonio Luna ng Philippine Navy. Gaano naman kahaba ang ating barko? Ito ay 44 meters long at ang width o beam nito ay 7 meters lang. Makikita natin kung gaano kaliit, di ba? Ang China Patrol Cutter na ito ay mas mahaba na may mga modernong armas na naval gun system, close-in weapon system at apat na machine guns. Ang dapat talagang ipadala natin ang mas malaki nating barko katulad ng BRP Teresa Magbanua na may habang 97 meters na tiyak makakasabay ito sa barko na mga inchik. Pero bakit yan lang pinapadala natin? Yan sa kadahilan ng kababawan ng karagatan sa paligid ng ating pinagsuplayan ng mga isla sa West Philippine Sea, ang Calayan Island, Sabina Shoal, at ang itong papuntang BRP Sierra Madre. Ang Parola Class Patrol Vessel na ito ay binubuo ng 10 sasakyang dagat na kasalukuyang nasa serbisyo kasama ng Philippine Coast Guard. Ang kanilang hull number prefix na MRRB ay nangangahulugan na sila ay opisyal na inuri bilang multi-role response vessels. Pinangalan ang mga ito sa mga pangunahing parola sa Pilipinas na may salitang Filipino na parola na nangahulugang lighthouse sa Ingles. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na ang mga barko ay idinisenyo para sa mga pagpapatupad ng batas upang magsagawa ng mga misyon sa kapaligiran at pati na rin ang mga operasyon sa seguridad sa dagat at mga patrol mission. Ang mga barko ay idinisenyo na may bulletproof navigation bridge at nilagyan ng fire monitor, night vision capability, work boat at radio direction finder capability. Ang mga barko ay may mga komunikasyon at kagamitan particular sa M3SR Series 4400 at Series 4100 na mga radyo sa komunikasyon na tinukoy ng software at kagamitan sa pagsubaybay sa radyo ng DDF-25. Ang mga kagamitang ito ay nagpapahusay sa reconnaissance, pagdugis at mga kakayahan sa komunikasyon ng barko. Meron itong dalawang machine gun di gaanong armado dahil pangpatrulya lang ito at sakaling malaki ang kalaban, pwede namang maghingi ito ng tulong sa mga malaki nating barko katulad ng ating frigate o corvette. Kaya yun talaga nangyari, nag-overtake pa sa atin bigla at nagpreno na muntik nang nabangga ng ating barko. Na ang plano pa ng mga insect na ito ay tayo ang nanguna sa pagbangga sa kanila. Kaya kailangan talaga natin ang ating malaking patrol boat doon, kaparehas ng BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino na kapwa bago pa kumpanggaan lang ang hinahanap ng mga ito. Gawa ng Japan at may bilis na 24 knots at may mga advanced warfare katulad ng 4-deck cannon at machine guns at dalawang RHIB at may kabuang 67 na tripulante at halos kahaba ng China ship 5201. Pinangako ng Philippine Coast Guard kahit ganito ang mga nangyayari, hindi pa rin hadlang ang mga ito. Patuloy silang pupunta doon para sa mga misyong paghatid ng supply sa BRP Sierra Madre, pag-ikot sa mga isla na sakop ng bansa at magtaboy ng Chinese militia na nanggugulo ng mga mangingisda nating Pilipino sa West Philippine Sea.